Ito ang mga kailangan para magamit natin ang LibreELEC Raspberry Pi 3B+. Basahin nyo na lang. Una, kailangan natin mag-download ng LibreELEC image na para sa Raspberry Pi natin. Ang ginamit ko ay ang pang 3B+. Kailangan mo rin i-download ang LibreELEC USB SD Creator at i-burn ang image sa isang 2GB or higher na microSD card. At kung makikita nyo, successful ang pag-burn ng image sa microSD card. Isaksak natin ito sa Raspberry Pi natin. Ito ang aking DIY casing ng Raspberry Pi pati na rin ang power supply. Medyo matagal ang first boot ng LibreELEC. At ito na ang LibreELEC. Meron siyang first time wizard para ma-setup mo ito. I-connect mo ito sa WiFi nyo. Pwede mo rin i-on ng services niya tulad ng SSH at Samba. Pero kung hindi ka sure, pwede mo naman itong i-off sa ngayon. Try naman ito sa TV namin. Kailangan mo ng HDMI compatible TV para sa Raspberry Pi at sa TV nyo. Kailangan mo rin ng HDMI converter para sa Raspberry Pi 4. Micro HDMI ang gamit ng Raspberry Pi 4 at hindi ang standard HDMI size. Ito yung settings ng LibreELEC. I-explore nyo na lang kung gusto nyo pang malaman or basahin nyo yung wiki at saka FAQ sa website nila. Yan yung WiFi connection ng LibreELEC. Hindi ko na pinakita. Nakakonect naman siya sa WiFi automatically. Ito yung system information. Connected siya sa WiFi namin. So, magtitig na tayo ng files. Ang files ko ay nasa server or yung network attached storage. Kaya ang ginamit ko ng microSD card ay yung mababa lang. So, by WiFi yung pag-view ko ng file. So, ito, maglagay tayo ng Samba or Windows Share. Type mo yung IP address nung pinaka-NAS nyo. Kung wari, itong 10.3.2.1. Tapos yung shared folder name, ilagay mo na lang kung ano yung sa inyo. Example dito is media. Siyempre, kailangan din ng username at password. At example, nalagay na yung folder. Ito na may itsura. Pwede ka na manood ng mga video files or movies na nilagay mo. AIと人間が共存している時代。旦那さん、こんにちは。あの、初日は成功長機能搭載AI、キプルトの奇妙な結婚生活を開始した。そんなある日、招かれた会員制AIクラブにて。
So, pwede mong gamitin yung remote ng TV nyo para makontrol yung mga button sa LibreELEC. Tapos kung may problema ka sa resolution, pwede mo naman i-adjust yung overscan niya. Punta ka lang sa settings, system, display. Video calibration sa pinakababa yun. Salamat sa panonood sa video. Kung na-enjoy nyo, mag-subscribe na lang kayo.